Hi, good morning guys. Ito na ang Frost Regina take 2. Take 2, hindi part 2. Kasi kahapon na ano, naubusan ay tawag dito. Late na kami naka-alis dito sa bahay. Kaya wala na kami masyadong napaparkingan. And kahapon na. Galing kasi ako ng work. Ayan. Ayan si Ella. Okay then, where's Ading? There. You say hi to Ading mo. Hi, Ading. Okay. Ayun. So, kami dito sa harap, sila sa likod. Naka-seatbelt naman. Safe naman. Nag-lock, no? Hmm. Kay Ella. Okay. Ayun. Samahan nyo kami kung may makita tayo. Bye, guys. Later. See you again later. Ay, shout out ko pala. Nakalimutan ko. Kobe ko ng Saskatoon. Salamat po sa panonood. And hello po. At saka kay Lakay Laur. I don't know kung tama yung pag-pronounce ko. Pero Lakay Laur. Salamat po sa mga tips kung paano mag-bundle up. Natuto na po si Daryl. Ayun po. Salamat. A few moments later. Ayan na. Monday. Take the next right, then your destination will be on the right. Ayan na. Dark and dark. Welcome to Frost Regina. Mukhang walang tao, kami lang ah. Hmm. Asan yung mga tao? Ay, hindi tayo pwede na mag-park. May mga tent. Dito oh. Ay, hindi rin. Ay, hindi. Dito na lang tayo. Diyan, no? Where are we, Kayden? Frost Regina? Nabitin si Kayden kahapon, eh. Ayan. Parang wala naman ng tao sa sakyan lang. Yung totoo. Guys, walang tao. Maaga kami. Anong Monday maaga? Kasi. Ewan ko kung wala Monday lang. May pasok eh. Nasolo namin ang Frost Regina. Ayan guys, pabalik na kami ng sasakyan. Kasi malakas yung hangin. Gulo-gulo pa yung buhok ko. Inaawa ko kay Ella. So, ayun na nga guys. Walang kabayo, walang tao. Ewan namin kung saan nagpunta yung mga tao dito sa ano. Ang daming sasakyan pa din, oh. Pero, no idea. Mga nakatatrabaho yan. Dito? Eh, hindi ko lang sure. So, pupunta muna lang kami ng Cornwall. Makalabas lang talaga itong mga bata. Kasi nga, trabaho na naman this weekdays. So, tara. Cornwall na lang tayo. Lakas ng hangin yung tenga po, namumula na, parang namanhid. Namumula na? Yung temperature okay, pero yung hangin ang malakas ngayon. Yung hangin, yung lamig ng hangin. Oo, yun lang, nagpicture lang kami, tapos balik na agad kasi nga yung hangin ang lakas. Although nagbaldamins naman itong mga bata, pero syempre mahirap na kung mag-sipon. Sinasanay lang din namin sila sa lamig ng plane kasi nga ito talaga yung malalakihan nila. At least, makikita mo ano, malakas resistensya nila kay Ben and Ella. So far, thank you Lord. Yun lang naman yung ano yun. Ngayon, may naglalakad din dito. Wait, napakita ko. Yan, mga oldies na naglalakad. Yun lang. Makikita mo. Kanina doon may nakaistroller. Diretso na sasakyan. Oo, papunta sila doon sa dulo.
Hindi ko pa naaral tong ano schedule nito eh, pero next time na lang ulit. Meron kasi nakalagay yung schedule. Meron din naman sa Facebook. Pero sige, tara na sa ano. Tara na sa Cornwall. Cornwall yung parang mall dito. Ay, hindi siya parang mall. Mall talaga. Pero hindi katulad ng mall sa Pilipinas. Na SM, Mega Mall, mga ganon. Head west on Legislative Drive. Yung lagi na kami sa Pilipinas, yung mga mall, di ba, pag weekend. Ayan siya. Next time na lang kami magpapapicture sa'yo. Hindi talaga kaya ng hangin. Sobrang lakas ng hangin. Ayan. Presented by... Turn right onto Albert Street, Can-Am Highway. Dito. Maganda to siguro pag summer, no? Namimiss ko rin yung ano eh. Sa British Columbia, maganda rin yung parliament doon. Tapos harap mo is mga yachts. Ganda. Ayan, may flag ng Saskatchewan, Canada, and ano UK? Yan? Yes, UK. Turn right onto Albert Street, Can-Am Highway. Dito. So far, maganda dito. Kahit ganyan na puros, no? Hangin nga. Yung tenga mo talaga. Buti na lang nabalot namin si Ellen. May cover na siya sa car seat niya. Saglitan lang talaga pang mabilisan. For the sake of picture lang. Ayun. Ano na naman kami? Sawi na naman kami. Meron sinasabi dito si Ice dyan lang daw sa Wascana Center. Yung mga... Baka doon yung center... Ay, sa Victoria Park pala yun. Diba? Frost Regina. Yung ibang attractions dito, libre. Diba sa Frost Regina? May ano, may tawag dito, may isang area yata na need ng ano, babayaran. Pero kami lang ni Daryl in case ang may bayad. Yung mga bata, 3 years old, below, and yun nga, si Ella, free. So, dalawa lang babayaran ko. Yan yung museum. Andyan yata yung dinosaur na malaki, di ba? Gusto ko rin pumunta dyan sa museum. Open yata sila ngayon. I-check muna natin sa web. Di kasi namin... Di kasi namin alam yung mga ganito pa eh. Pero masasanay din kami siguro. Magiging normal na lang sa amin. Ngayon pa kasi talagang... Ngayon lang namin naigala yung mga bata. Tsaka para maano sila... familiarize sa place. Not familiarize kasi baby pa pala. Tawag dito, maano sila, masanay na lumalabas. Lalo na pag grocery, pag ganun, pwedeng isama na lang namin. Kasi nakakaburyom din naman lagi nasa loob ng bahay. Tsaka wala pa kaming TV, hindi kami bumili talaga ng TV. Kasi gusto namin maano muna si Ella. Baka kasi ma-addict si Ella sa TV eh. Diba? Yun yung iniiwasan namin. Sabi nga ng doctor, dapat lagi ang baby at least 2 years below, hindi pa siya ma-expose sa mga... Pero ngayon kasi high-tech na eh. Yung generation ngayon, baby pa lang nag-iPad na. Si Kayden nun, nakakapag ano na siya, na-addict siya sa Cocomelon, mga ganun. So, ayoko nang ma-addict si Ella ng Cocomelon. Siguro pag ano na si Ella. Madami na kasing sinasabi rin si Ella, Mama, Papa, Dede.
yung mga ganun. Kaya gusto ko mag ano muna yung speaking niya. Para hindi siya Chinese katulad ni Kayden. Kasi si Kayden ang dami na rin sinasabi eh. Natututunan niya din naman sa panonood. Pero pag bumili kasi kami ng TV, nako baka yung tatay manood ng manood dyan, hindi na maalagaan yung anak. So isa din yun na issue sa akin. Ayokong maging ano yun, mamaya yung tatay yung nanonood na, nilagay na lang si Ella dun sa bouncer niya. Bouncer ba yun? Tapos nagtatatalon na lang yung anak, nanonood din. O di, wow. Okay din naman magkaroon ng TV para maano sa libangan. Pero I think hindi pa sa ngayon pwede. Yun lang yung ano namin sa bahay ha. Rules namin. Alam ko naman may kanya-kanya tayong rules sa mga bahay natin. Yun lang din yung nag-iiwas lang din ako talaga na maano si Ella ma-expose sa ganun. Pinili, ano, nambili na kasi yung pizza na. Ang baby talaga hindi daw nanonood dapat ng mga ganitong edad. Yun yung sa pizza ko sa Philippines. Pero naniniwala ako sa kanya. Siyempre siya yung nag-aral ng ano, ng mga ganyan. Kaya susunod na lang. Hindi naman sa totally na paabuti namin ang 2 years na wala kaming TV. Siyempre, kailangan din mag-explore. Siguro after pag naka 1 year si Ella. Pero for now, TV is not our priority. Ayun. So, sige. Tingnan natin mamaya kung anong kaganapan sa loob ng Cornwall. Dito yung SJI. Dito kami kumuha ng ID ng Saskatchewan. Diyan siya. Nag-walk-in kami. Mabilis lang. Mga 10 minutes lang. 10 minutes or 5 minutes lang. Ganun. Pinitsuran ka. Tapos, isesend na lang sa mailbox mo. Ang kailangan, ang dala-dala is yung permit, passport. Ano pang dala natin nun? Permit, passport. Yung work permit at passport lang yung dala namin. Ay hindi, yung sa ano Katibayan kung saan ka naka ano nakatira dito. Yon, 'di ba? Ganon, dalawang valid na government IDs from Saskatchewan. Parang kinonsider nila na ID namin or proof of resident. Residency, parang ganun, proof of residency, yung natin parking dun na lang sa ano loob, proof of residency, yung ano na nga ba yung dala mo Daryl nun, yun sa insurance ng bahay. May binayaran kasi ng insurance ng bahay, tas yun print ko siya. Yun yung dinala ko. Tapos void check. Isa pang address pala. Proof of address. Yun, in term, layman's term. Proof of address. O, di ikot ka na lang. Yung papasok sa parking, di ba? Yung doon sa may pababa. Yung may kakanan. Kinakanan kasi tayo kakanan. Okay lang yan. First time mong dalhin si Rudolph dito sa ganito. Yon, okay. Ulitin natin, recap. Ang kailangan is at least na block ako. Passport mo, yung proof of address mo, dalawa 'yun ni, eh, dalawang hiningi sa amin ni. Eh. Which is yung isa ang pinakita ni Daryl. Yung void check niya from bank. At saka yung pinambayaran namin ng insurance, tenant insurance, yun ang term. Yun. Tapos work permit niya and sa akin student permit.
So, yun, nakakuha kami agad. Pinicturan kami. Free pa siya sa una. Pero pag nawala mo daw, or magpapabago ka ng address, mga ganun, may bayad na. Then, nahintay namin ng 7 to 10 days din, di ba? Working days, napadala sa mail namin. Nakakuha kami ng ID ng Saskatchewan. Hindi ko lang alam kung kukuha si Daryl ng license niya at nakapasa si Daryl kung isosurrender niya yung Saskatchewan ID niya. Kasi usually, ganun sa ibang province eh. Minsan ang sinurrender yung lisensya niya sa Pilipinas. Ewan ko dito kung anong isosurrender ni Daryl. Yung ID niya ng Saskatchewan or yung lisensya niya sa Pilipinas. Kasi alam ko, isa lang naman dito ang okay, valid na sa kanila yun. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, di ba? Ang dami nating SSS, ganon, postal. Pero ngayon, kaya nga nagkaroon tayo ng national ID sa Philippines para yun na lang yung maging pinaka primary ID. Sana magawa nila. Kasi nag-work din pala ako sa PSA for almost a month lang bago kami pumunta dito. Tapos, yun yung essence nung national ID. So, kumuha na kayo dyan sa Philippines kasi yun na yung magiging mother of all IDs. Shout out pala sa mga nakatrabaho ko doon sa PSA. Kung nanonood man sila, oh, hello Ma'am Juvie! Hello sa inyo. Kumusta na kayo? Yun lang. Yung halaga ng ano ngayon, tawag dito yung importance ng Saskatchewan ID. Hindi na namin dinadala yung passport namin. Feel na namin na taga Saskatchewan kami. Ayun. Madali lang yung mga pag nag-need sila ng isang ID, may naipapakita na kami. Yun yung kagandahan niya, nakakuha kami agad. Ayun lang. So, mamaya na lang ulit kasi may nawawala na kami. Gahanap kami ng parkingan. Sige, guys. A few moments later. Ayan, kukuha na siya ng kukuha na siya ng ano po? Ganito. Ticket. Parang sa ano lang to eh. SM. M? Yes. Where are we going, KK? First time namin mag ano, park. First time namin i-park si Rudolph. First time ni Rudolph mag Cornwall. Yun of the Anan Mall. Sige, support din tayo, sabi mo eh. $2.50 per hour ang bayad ng parking. Turn right onto Saskatchewan Drive. Hindi katulad dun sa ano na sa Philippines na maano yung parkingan, no? Dito parang masikip. Tsaka malayo yung iikutan mo. Eto, saglit lang, oo. Pag akyat mo, anong floor na. Ganun lang. So, yung support. Kikita ko parati, maabot sila third, fourth. Nanonood ng vlog, di ba? Nanonood lang siya ng vlog, nandito lang siya sa pinapanood niya. Tatawa ka na lang talaga, napakabilis lang. Bakit? Okay. Kala ko kung ano na. Sayo-sayo na lang ang parking dito.
dito. Wow! Super, ano naman, parang hindi naman sila dito nagpa-park. Sa third? Saan tayo dadaan? Ah, okay. Saan ba tayo nung sinamahan niya tayo? Sinamahan din pala kami nun ni... Doon ako. Ah, okay. Sinamahan kami nun ni Mark para kumuha ng scene. Salamat sa kanya. Dahil ang dami niyang time noon. Ngayon, ewan ko eh. Joke. Busy na siya eh. Artista na kasi yun eh. Kaya mahirap na naming hagilapin. Joke lang. Kapitbahay lang namin. Eh, may pasok. Uy, doon-doon ko lang. Nakakatakot to. Disakto. O, dito na kami sa may hagdan. Bubuhatin namin yung stroller nila. Are you excited? Yeah. Oh, excited na si Kayden. So, tara. Excited na rin ako. Hi! Ayun, guys. Nandito tayo. Hello! Hello! Yun yung mall. Yan siya. A few moments later. Nakasi. Ano? Kahinaan ng nanay. Tingnan muna natin bago tayo tuluyang manghina. Ngayon, tingin-tingin lang muna kasi nga hindi rin naman sila naglalabas. Sleeper. Ito, cute to. Magkano to? Ano arrivals kasi? So, it's 24. May shades din. Oh, ang cute. Pang Alberta ni Ella. Joke lang. Hindi pa siya mag-Alberta. Wala pa kaming bagong sasakyan. Pwede na rin itong mga to. Kasi mabilis lang yung mga ito ng bata. So dapat yung mga bigger sizes. Less 75 pa ba ito? Kasi ito yung price niya. Oh. Diba? 13 siya. So 75. Dami kasi madali mapalitan. Ito 14 ito. Gaganda ng dress. Buti na lang may anak na akong babae.
Dati may inggit lang ako. Pinipigil-pigilan ako ni Daryl eh. Ano ba yung bibili? Hindi tayo bumili ng pagkain natin. Bili na lang tayo ng damit ni Ella. Kasi ngayon lang siya lumabas. Ella, are you okay? Huh? Yeah. Happy? Smile, Ella. Smile. Yeah. Smile ka naman. Hmm. Ella. Ayaw mag-smile. Ayaw mag-smile. May init pa damit mo na. May init na. May init pa masasalamin mo. Oh, ayun, no? Ito maganda to. 30. 12 months to 5 feet. Doon ang gusto ko. Kasi yung mga ano lang, jacket-jacket. Ito oh. Parang... Maliit? Ay hindi, sakto. Kasi tuti na to. Pang 2 years old na yun eh. Tuti. Pero yung 3T na lang. Kasi nga. Hey, 18 to 24 months. Ito naman may 18 to 24 months. Hindi? Tops nga siya, hindi siya dress. Tops siya. Pero oo nga, kung lumaki yung katawan niya, ay di tapos. Tanong ko. Lakad-lakad pa kami kasi nagbago isip ko. A few moments later. Ayan, andito kami ngayon sa palaruan. Try namin maglaro. Makakakuha kami. Which one do you want, Kayden? This. Or that one, dinosaur? Dylan the dinosaur? Ito siya. Kami lang ang tao. Tara, kuha tayo. May cash ka dyan, Maria. Ilan? O yung 7 tokens. $5. This one. Ilan ba ang? 10 tokens. 15 tokens, $10. Oo nga eh. Para 7 games. Okay, sige. Papalit ka na. Ayan, magpapapalit lang si Daddy. Yala, mainit yan na. Are you happy, KK? Yes, no. This one. Mm-mm. Daddy will play, ha? Daddy will get the toy. Stuffed toy, okay? Toy. You don't like? Wow. Oh, ano na? Palitan ko yan. $5 mo mamaya. You want to play? Oh, later.
Yan, magta-try na si Daryl para kay Ella. Okay. Naubos rin. I'll go. Dapat tanong mo kaya? No, ayaw! Ayaw! Ah, 3 token. Ako, lugi. Oh, no. Yung paa kasi. Sinayang mo. Sinayang ko yung 3 tokens agad. Ano ba yan, Ella? Dito 2 tokens. Ano naman yan? Anhin mo naman yan. Ang liliit, susubo nila. Ay, yung sa panda. Sa panda. Mm-mm. Or dun sa dinosaur. Try mo yung dinosaur. Kunin mo nga muna si Elamid. Ay sus. Ay sus. Excuse me. Okay. Hmm. Oh. Sige na. Asan dyan ang madali? Hindi or yung kabila? Yun. Ikaw bahala. Nakakakuha ka sa Pilipinas eh. Sa Pilipinas yun eh. Dito. Here's one. You have one point. Wow. Oh my God. Hindi pala totoo dito. Kaya yung isa, no? Isa pa kasi. Oo. Meron pa yung souvenir na isa. Oo. Tama na yan. Pabili na lang ng pagkain. Oh, come on, Kayden, let's go. Ay, no more token. Later, oh. Come on. Let's go and see others. No, that is this one. Ala, pinagpapawisan na siya. A few moments later. Ayan, kumakain na po kami ng Kumpaw Wok. Share lang kami ni Dari. Gutom na gutom, oh. Mix-mix yan na food. Okay. Oh, what will you say? Don't shout here. Si Ella. Si Ella? Hello. Saya ni Ella kahit di naka kahit nung nasa labas pa kami. Balot na balot. Balot na balot. Mama, say mama. Oh no. Say mama. Oh no. Wow, wow. Yan, ganito ang struggle. Wow. Wala nang ayos-ayos, wow. Okay lang. Wow. Hello po. Naglakad-lakad lang kami, hindi rin kami bumili ng damit kasi nga iniisip ko kung paglalakihan pa ni Ella, may mga gifts pa naman siya na binigay sa kanya. Paso, ginagamit na yun. Thank you po sa mga nagbigay. Kuya Dinan, Tita Lindsay. Sa mga family namin sa Toronto.
dito sa Regina. Kina Tito Oni and Tita Donna. Sa Tita ni Ella dun sa Toronto na si Tita Donna ulit. Saka sa Lola, na nandoon niyo. Sa Lola, yung Lola niya nandun na sa Toronto. Noella. Yan, na-amaze si Ella pag nakikita niya yung sarili niya sa video. Kaya, sama ko na nga lang para... Ay, so sweet lang anak. Ah, sige, aalis lang kami kasi. Ngayon na namin umuwi. Wala na naman kaming nakita. Fail. Fail na naman ang Frost Regina. At least nakapagpa-picture naman. Yun lang. Okay na. Wala yung kabayo eh. Sasakay sana kami sa kabayo. Next time siguro pag ano Saturday. Ganun. Sige, bye-bye. Bye-bye na, KK. Bye-bye. Hello. Please watch and subscribe lamang. Subscribe. Sige. Sana po mag-subscribe yung mga hindi pa nakapag-subscribe. Salamat sa mga nanonood lagi. Ingat po sa ating lahat. And God bless everyone. Bye-bye. Ito, magbabayad na kami ng ano, ticket. Ano ba? Ayan, nakabayad na kami. Pauwi na. Ella! Hello! May problema na naman kami. Si Kayden, ayaw na naman umuwi. Umakit ka ako ng SSN, hindi na ako. Oo. Ayan, pauwi na. Ayan po ang senaryo natin pag pauwi na. Go up please, sabi ni Kayden. Anak, tomorrow again. Na-excite ka naman. Yan si Kayden, pag lagi kami umuwi or ano, gusto talaga mag-stay sa labas. Hindi nga pwede anak. Tomorrow again, okay? Oh, look, oh, tingnan mo. Oh. Oh, si Kayden, oh, mabait na bata pa si Kayden. Kayden, it's okay.